isang project ulit na ating gagawin ay paano tanggalin yung taillight ng ating pickup. Napakadali lang siya at papakita ko sa inyo kung paano. Gusto ko rin linisan to. Sa pagbaklas natin ng taillight, ang una nating gagawin ay tanggalin yung dalawang tornilyo na nasa taas at sa baba. Gagamit lang tayo ng ganitong pangtanggal, 10 ng sukat. Tapos hindi naman siya mahigpit o hindi mo kailangang pwersahin ng todo yung pagpapaluwag. Even yung pagpapasikip uli ng tornilyo. Kaya lang, medyo ingat sa ito, tumama dito sa pintura kasi nga magagasgasan siya. O dahan-dahan lang, sa akin nagasgasan ko na siya. At kapag lumbog na siya, tapos ramdam mo na kaya mo nang ikutin ng iyong mga kamay. So tanggalin mo lang siya sa pamagitan ng iyong kamay. Bale, ito yung wire na nakakabit dito sa taillight natin. Kailangan natin siyang matanggal, so meron siyang pin. Ito yung pin niya na tutulak natin gamit ng screw kasi medyo mahirap sa kamay. Pero kaya din naman, so gusto ko lang ipakita sa inyo na pwede yung screw. So pagkatulak ko ng screw doon sa pin, sabay hila. So ganito siya. Tanggal na. Bale, yung pin na nakatusok dito, isa, tapos dalawa, tatlo. Hinuhugot lang talaga yung taillight. Ito yung ating likod ng taillight. So meron dyan bulb. Ito yung sa park light, signal, saka dun sa reverse. Tatlo yung bulb na nandyan. Paano siya tanggalin? So may instruction dito kapag bali pinipihit lang to eh. Kapag higpitan natin clockwise. Ngayon kapag tatanggalin natin counterclockwise. Subukan kong tanggalin. Ikot ko lang siya. Tapos hugot. Ito na yung bulb niya. So pagkabit naman, madali lang siyang ipasok. May nakaabang na guide doon, tapos pasok na natin, sabay ikot. Balik. Maglalak siya. Ganito din dito. Ihit. Tanggal kabit. Tapos agad. Ganito lang siya kasimple. And then ang gagawin natin ngayon, since madumi na to, linisan natin. Simpleng linis lang. Tamang punas lang. Para mahindi sayang yung pagtanggal natin. Pagkabit natin, medyo kahit paano malinis. Kung may brush siya na pwede, kaya lang yung brush ko sira na. May tapong ko na yata. Siguro pag tatanggalin ko siya uli at meron na akong bagong brush, medyo di-detail ko na yung linis niya. Pero ngayon basahan na lang muna. So kaya ko siya pinakita sa inyo itong video na to para ma-encourage kayo na kayo mismo, pwede kayo mismo mag-alaga ng sasakyan nyo. Meron kayong tinatawag na personal touch. Kasi yung makina naman, hindi naman yan basa-basa nasisira eh. Kung yung mga basic repair sa mga maliliit na issue, kaya nyo, tingin ko mas masarap alagaan ang sasakyan. Mas hindi kayo mag-worry kasi kabisado nyo yung sasakyan nyo. Kasi nga kayo nagre-repair, kayo nagpabaklas. So maganda yun. Even to mga ganito, hindi na kayo parang wala kayong alam. But mismo kayo, kaya nyo siyang tanggalin. Halimbawa, nahuli kayo kasi nga busted yung park light nyo. Pwede kayong mahuli dyan sa kalsada pag napansin nyo na iisa lang umiilaw sa likod. Since
marunong kayo, hindi na kayo kailangan pumunta ng kasa. Bili lang kayo ng bulb, tapos kayo na magpalit. Yan yung mga tipid sa maintenance. Hindi ka lagi umaasa sa ibang tao para ayusin yung sasakyan mo. So ikaw nang nag-aayos o ikaw nang gumagamit, ikaw din ang nag-aayos. May psychological effect yun pagdating sa pag-aalaga ng sasakyan. So may tinatawag kang personal touch. At kapag meron tayong personal touch sa isang bagay, iba yung alaga. Sa mga ganitong paraan ay nade-develop nyo yung concern sa sasakyan. Hindi lang basta gamit ang gamit, kundi mayroong way, certain way na pag-aalaga ang kailangan ng sasakyan natin. So sa mga ganito, naalagaan natin, nalalaman natin. At same time, pag nagka-problema siya, hindi sasakit ang ulo natin kasi alam natin. Okay na yan. Dito naman, ang gagawin ko lang, pupunasan ko lang naman siya ng simple lang para lalo yung mga gilid. Hindi kasi naabot siya ng sabon eh pag kinakawash mo. Simpleng bawas lang ng dumi. Dapat kasi may brush ako eh. Ito wala. Yung basa, okay naman ito eh. So parang bago siya, hindi pa madumi. Kaya siya nadudumihan kasi nga sa ilalim nito mayroong lusutan dito. So pag mayroong baha dumaan sa tubig, talagang pumapasok yung tubig dito. Kaya pag binuksan nyo to, talagang medyo mayroon siyang dumi, putik. Pero normal yan kasi kapag ginamit na natin ulit tapos umulan, automatic madumi na to ulit for sure. O, tingin ko ready na. Pwede na natin siyang ikabit ulit. Ready na tayo. Ang unang gagawin natin ay siyempre ipabalik natin yung wire connection. So, papasok lang naman siya. Okay na. And then, na-figure out ko na, di ba, meron siyang tatlong hook. 1, 2, 3. Ang pinaka-uunahin natin, ito. Maisabit dito. And then, pag nakapasok na yan dyan, sasakto na yan dito, nakatutok na yan. Itutulak na lang natin yan 10 beses. So, try natin ha. Ipapasok ko siya. Kita naman siya. So pag nakapasok na yan, itutulak na lang natin siya ng 1 beses. Oh. Sakto. Ilagay na natin itong tornilyo. So hindi pa tayo tapos dyan, syempre dapat nating subukan kung gumagana kasi syempre kailangan natin i-check. So on ko lang yan. Yan, gumagana siya. Yung signal light naman. Okay, gumagana siya. Pati dito sa kabila. Success! So, hindi siya delikado gawin. Tanggalin, linisan. So, kung kayo ay medyo nag-worry, sabihin ko sa inyo, huwag kayo mag-worry. Napakadali lang niyang gawin. At hindi siya nakakatakot. Diba, gumagana pa rin siya. Ito naman yung ating pangalawang tutorial.
Well, dito meron naman siyang butas na kasya yung Phillips screw natin. Wala siyang tornilyo, so kailangan lang natin ng screw. So try ko yung pasok and then yun na siya. Ito lang naman ang cover niya. Tapos ito yung kanyang bulb. Pag babalik naman natin, ganun lang din. Uunahin mo na to and then tulak. Hopefully meron kayong bagong natutunan. Isang way to para magkaroon tayo ng personal touch sa ating sasakyan. So until next time.